Hola, kabehe! Welcome sa mga YouTube channel. My name is Louie and this is Chris. Before kita mag-start ng video, please... like, share, and subscribe sa among YouTube channel. Pa-subscribe, Aridio. This is Dalo. Kag, shoutout na kali kay Ivan Bergunos, kag sa Ilonggo, Basco. So, before kita mag-start sa atong nga video, ari kita sa Arevalo, Iloilo City. Kag, maipakita kami diri sa inyo mga picture. So, watch this. So, mga kabiyahe, ari kita subong sa Arevalo, Iloilo City. Parli, ari kita sa ilang plaza. Parli, basi matingala ka mo mga kabiyahe, ang guba-guba ha. Yun ang maintainer nila subong ang ilang plaza. So, biskang yun maintainer ng kato tada. Pero, nagkato kita tungod sa amusina. Ano na siya? Balikan mo na siya ang Old Spanish Crown dari sa Arevalo, makita nyo natin sa plaza nila. Bali ang purpose niya na is ginhalad ina sa mga babae dari sa Arevalo para kay Queen Isabella II. Pero si Queen Isabella II, amo na siya ang nag-virtue sa Royal Decree nga ma-open na ato na Iloilo Port World Trade kag-exporting mainly sugar. Bali, abin nyo kung diin kita nag-export. Bali sa America, Australia, kag Europe. Sang September 29, 1855. So, mga kabiyahe ah, isipon mo hindi lang taya lokal. Pang-international paya kita. Ang quality ng sugar ta is pang-international, hindi lang pang-local. So, by the way, mga kabiyahe, kami ni Louie, meron man kami background regarding sa sugar. Kasi si Papa ni Louie, or si lolo niya is chemist na sugar. Ako naman niya, si lolo ko naman niya is siya ang nag-uyat sa makina na naghimo sa white sugar sa una. Pero subong, ang nagulo saya is si Tito ko, pero nag-retire naman. Shout out kay Tito Tutong, galit. So mga kabiyahe, balik kita. Ang original nga sa dalom sa Old Crown na is original gina. Siya may makita kita dira nga mga ngalan. Hindi na ma-mention lang kay Spanish, hindi makitakbalo magbasa sa Spanish. So, pero ang sa tao, mga kabiyay, hambal nila, may hearsay nga, binsugpunan daw na siya sa babaw, kay naghilay daw na ang sa unang crown. Tapos may makita na nga crown sa babaw, bali amo na siya ang, kumbaga, ang copy sa tutuod nga crown ni Queen Isabella sa una. Pero may hearsay kami nga nabatian nga, ang crown ni ang original nga crown nila sa tabaw kay hambal nila is pure gid siya nga gold kuno gin balik sa Spain. So wala lang ta kabalo sa true story, gid kay limited lang ato nga resources. So lang tawon ta kon anong dito sa dalom. So makita ta diri mga kabiyahe, original pa ni siya. Oo. Oh. Kung tawo naton, ano siya oh? Ang Spanish pa siya, Spanish words. Dili man sa piyak, amuman. Mas maya gani sa subong kay gina-renovate ang aton nga crown, no? Para sa historical attraction, no. Kundi ang muna na nabasahan ko, corona lang. Hindi siya ha? Na. Rada siya. So lain naman di ang words naman sa likod na di. Di lang ko sure. So halong lang kita mga kabiyahe kay gina-renovate na siya subong mas mahulugan kita. Ano, mga original pa siya mga kabiyahe. Kag mga kabiyahe makita naman diri no ang short story sang Villa de Arevalo. So i-post ko na siya karon. Dugay-dugay kag i-ano ko lang siya paki-ano na ginatawag ni i-rewrite ko lang siya para makita tanan. Pamakita naton para ma-attack siya. So mga kabiyay, tapos natakad to sa dalom sa aton nga Old Spanish Crown, no? Tower. So mga kabiyahe, may pakita kami sa inyo nga mga pictures nga nakuha namon nga mga 1900s na siya. So ilang taon pa mga kabiyahe.
kabiyahe, kabalo-bala kamong ang Arevalo sa una is under sa uton or ugtong sa una before siya naging Villa Rica De Arevalo. Pero mupagid ni. Ari kita subong sa Avanceña Park dere sa Arevalo. Nga agin pangalan kay Avanceña ang park nga ni kay nga si Avanceña ang first nga Ilonggo nga naging Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines ang una. Kag makita tapagid na siya sa Hall of Justice ta dere sa Iloilo City, nakapangalan siya kay Ramon Q. Avanceña. So kung magkadto ka mo sa Haro, kitapos na kami sa Haro, malabayan nyo gina si Avanceña. So makadto naman kita mga kabesa, next naton nga destinasyon. Hola mga kabayan, arito at subong sa Balay nga bato, matour kita sa Ila Balay. Let's go! Tara o, bell once and wait for a minute. O, di nang bella, arang bello. Na, bell naton. Ay na, no mo naman. Okay, very good. Lukol ba? Norat na si sir. Welcome! Yay! Makasunod gini man kita, di ba? Ako dako ang balay ka. Dako eh. Ilustrado na yung nag-i-star mo. Ito pang sa una nga balay. Ang kurol. Oo, naging. Marami ang balay. The ending kayo masunod. Okay. Social distancing pa mo. Oo, social distancing. Ano yun? Ah, may mga ano man sila gali mga kabiyahe oh. May mga souvenirs. Katakom. Pinakadaan nga ano oh. Nga ispiyo. May ari man sila mga kabiyahe oh. Tableya. Yeah. Sang 1865. No? Chocolates. Wow. Pwede naman na ikapong posa kahit itong ang muna siya mga wall na siya o may dogstone kadlayan na ano. Ang muna siyang wall mga kabiyahe na palibot sa balay. Sa palibot niya sa balay na medyo siyang limestone kag sand. Ang muna niya gintawag siya balay nga bato. Balay nga bato. Kahoy iya babaw. Sige ma'am. Owner was Don Fernando Avanceña. And then yung second generation owner, yung anak niya na youngest na si Rufina Avanceña. And yung third generation owner, yung anak na youngest naman ni Rufina Avanceña. And then si Mang Camiña, yung sabi niyo, siya yung fourth and present generation. Pwede sa husband na si Sir Gerard Camiña. So mayroon na kaming marker nito, important cultural property na naka-display sa wall doon. Baka sinang-unagi dyan mga kabiyahe, no? Sinang una? Ang 1865 bid na balay. Sa balay niya, kapag yun man yung dito, preparado kamo sa climate change. Bisyan, ano, kapinit sa ko. Yep. Bisyan, rain or shine, magsame. Pabira 5 years, bugnaw man yap man din. Maglaigil pa ng power. So, hindi na lang makita mo, the app of doing nothing. Dito sa Sotea. Oh. So, muna siya ang iskalera, ang lamera, or the main stairs for 46 degrees. Yes. Oo, kasi dati, mahogani sa magong ang floor. Mahogani? Ang light, mahogani, ang dark, sa magong. So, muna siya, sir, dito na may mga tapisyel. So, muna siya, sir, ang third generation. Ang siklo, Avanceña Camiña.
ginagamit mga kabiyahe? Mga kabiyahe, ang muna ginagamit nga kung mag, ano ka, sambugas? Tapos ka sa ugas. Grabe, no? Ang kinukuha nila sa una, muna ginatawag na gantangan. Gantangan. Ang una, geda. Ang muna siya ang una nga plansya. Ang may handol na bala. Subong wala na kay subong electric ayon. Oo. So mga kabiyahe, related gali ang tagiyasang balay ni kag si Ramon Avanceña, bali kinablo siya sa tagiyasang balay ni ini kag si Don Ramon Avanceña kag si Ramon is magpiyo. So coincidence, no? Don Fernando, ma'am, ang first owner. Don Fernando. Don Fernando Avanceña. Pwede kami naka-serve sa chocolate. So pwede kayo kamukha refill once sa chocolate. Sige, ma'am. Thank you, good ma'am. Thank you, good ma'am. Nami ka ba, yun, no? Kadto na ka mo di. Tag 150 lang entrance fee. Para na ito ng chocolate. Saan pila gani ang ano, entrance fee, ah? Kag 115 entrance fee, kag may fee na hot chocolate, kag biscuit. Kaya, kaon ta mga kabiyahe? Man. So mga kabiyahe, try natin ang ila chocolate. Namit. Sabaw. Okay, sabaw, kamta. Ngamit sa balay, no? Kailan naman ninyo? Before kita mag-end, sa atong gali nga episode 5, bali, maiba naman kita this time, maginahimo kami kag gina-work out, nga research regarding sa next episode ta. So, abangan nyo kag tuod mga kabe, namit diri, ang ilang nga chocolate is pure gift as in, perfect siya sa ugoy-ugoy nga tinapay. So, mga kabe, hasta diri na lang kita. So, abangan nyo kami liwat. Kag salamat sa suporta nyo. Kag sabay pa nga mag-okay na ang tanan. Para pag gusto, nag-ibta ko na noobrota. So, mga kabe, thank you. Bye-bye. Bye-bye, mga kabiyahe. Bye-bye.